Breakfast time, mga syala! Good morning sa ating lahat! Isang nakakalokang morning sa ating lahat. Last 2 days ko na ngayon. Ito yung tomorrow will be my last day here in America. Nakakaloka! Alis na naman tayo, di ba? Magbabakasyon, magkakaroon ako ng isang short vacation. Short vacation, syalak! Nagkakapila ako ngayon. Maaga akong nagising. Ay, nakakaloka. Around mga 8:30 or 8:45. Kasi maaga rin akong nakatulog kagabi. As in, nakadiretso sa bed. Syalak! Naging maayos naman yung tulog ko, di ba? Halata naman sa skin. Charisok lang yun. Ambisyosa ka, Kan. Syalak! Ayan, kahapon nga ay medyo na-prostrate ako sa ibang mga tao. Syamad-syamaran! Diba? Mga nagtatago ng bed, sabi ko sa inyo. Pero, dead makels na. Mga ganyang mga tao, dead man na lang daw. Nga pala, I'm so, parang nakakatuwa naman yung mga messages ninyo or comments as in nung ganitong si ano sabi, our family is watching you every day. Kakaloka. Natutuwa talaga ako sa mga ganitong message or naski mga personal message that telling me like parang na-inspire ako sa vlog mo at gusto kong mag-America, gusto ko na ngayon mag-take ng NCLEX or hindi ako nawawala ng pag-asa sa tuwing nakikita ko yung ano, mga light vlogging mo or sa tuwing natutuod, napapanood ko yung mga videos mo documenting your life there in America. Yes, nakakaloka man. Diba? Nakakaloka man itong pagmumukha na to eh nasa show ko pa rin sa camera, Charis. Shala. Ayan, since ano pa ako nag-straight ko to ata from Friday ba ako nag-start? No, I think Saturday hanggang Tuesday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So 4 na araw na straight na tagto 12 hours. Bakit? Kasi gusto kong umalis ng maaga this week for my flight papuntang somewhere else. Diba? Gusto kong umalis ng maaga kasi we are required na at least mag-work ng 36 hours. So, pwede mong kunin yun straight for this week. So, for this week, ang week kasi dito sa Amerika ay nag-run from Sunday to Saturday. So, kung kailangan mo ng straight 4 days off on that week, kailangan mo mag-duty ng Sunday, Monday, and Tuesday. So, yung off mo will be Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday para makapag-flight na ako ng Wednesday. O, diba? Bongga! Makakaalis ka ng maaga nang hindi pa time for your PTO. Ano na, mga beshi? Hindi tayo nagmamadali ngayon. Naka-jacket na ang lola nyo. Shalak! Ayan. Shalak! Pak, pak, pak. Ay, nako. Shalak ng bonggang-bongga. Ay. Ano pa lang, siguro mga... Anong tawag dito? Mga 11, 18, or 16 pa lang ngayon. So medyo relax tayo ngayon. Mga kasyalak. Ay, 11:20 na pala. Baka maano, baka maiwa. Baka malate pa ako. Sige na, magdadrive na ako, day. Hindi mo talaga mamalayan yung oras, day, no? Di tayo masyadong nagmamadali ngayon. Nakakaloka. Pero, ay, dapat sana maaga yung dating ko. Mga 11:48, 47, nandito na ako.
Kaso, ang nangyari mga beshi, ayusin natin yung, yung lens ng camera. Ang nangyari mga beshi ay naging mas naging traffic, dai, kasi ang dami-daming mga ano dito, dai. Ang daming mga, ang tawag dito, mga road construction sa daan. Mga Amerikano, mga hinayopak, nakakaloka. At kaya hindi nila iyon magawa ng weekend, dai, no? Imbis na mapirwisyo yung mga tao na, you know, papasok ng Monday. Ini-startan talaga ng Monday, nakakaloka. As in, shalak pa more. Hay. Road construction. Nakakaloka tong mga Amerikano na to, no? Kaya ang daming lane na close at sarado sa mismong ano, back road. Back road kasi ako parati dumadaan. Bihira lang ako mag-highway. Ayan. Ang gwapo pala ng ano, ng tech na yun kapag nakasalamin. Charis, kapag nakasalamin lang. Ay, nako. Medyo malamig. Hindi masyado malamig ngayon, pero nag-jacket na ako para hindi ako lamigin sa duty. At dalawang araw na lang tayo. Diba? Shalak. Pak. Look at the beautiful Monday morning. Beautiful Monday morning. Diba? Maganda naman ng onte yung Amerika. Diba? Hello guys, ayan, nag-ano lang ako ngayon, nag-break. Meron pa akong 20 minutes. Ayan. May nagtanong sa akin kung mababait ba daw yung mga NA dito, mga itsuseran. Well, ang sagot dyan, depende. Ang dami nilang mga nakakairita at mga nakakasukang ano, mga pag-uugali. Pero may mga mababait naman. Number one na doon yung katamaran. Grabe, tatamad-tamad. As in, maski nasa job description naman nila yung maglinis, magpalit ng ano, magpalit ng ano to, ang mga patients. Alam nyo na, magpaligo, magganyan. As in, feeling nila dapat, lalo na yung mga American, feeling nila dapat yung mga Pinoy pa rin yung gumawa. Or kahit hindi pa, kahit puti pa yung RN. Naku day, as in, makikita mo yan sa iba, lalo na sa floor, ang daming NA. Sobrang daming NA doon. Makikita mo, hayahay ang buhay day, kung saan-saan naggagagala. As in, napakatamad. Tapos, eto pa. Mas lalo mo silang inuutusan, mas lalo kanilang hindi papansinin at hindi tutulungan. Kasi feeling nila, nagmamataas ka. Eh, ganun naman yung nasa libro eh, di ba? Nag-allocate ka ng task or nag-delegate ka ng task sa iyong NA. Pero wala. Tinitake nila yon as something na parang nagiging superior. So, isa yan sa mga sakit ng ulo nyo pag napunta kayo sa hospital dito sa Amerika. Lalo na kapag nasa floor kayo, tapos madaming NA, konti lang yung RM. Or, kapag nasa nursing home kayo, madaming NA, tapos kayo lang mag-isa ang RM. O, diba? Nakakaloka! Saan ka pa? Ano pala ako ngayon? Ang tawag dito? Hindi ako nakadala ng baon. Ano lang yung ano ko? Bumili na ako dito. Natin ninyo, sandwich to na puno ng ano to? Puno ng ito, parang shredded na beef. $5 dai. May discount na yun ha. Kasama na ang discount ng hospital dun.
di ba? Medyo mahal. Kung isipin mo, 300 pesos para lang sa isang meal. Tuloy natin yung kwento. Ano pa? Meron pang isa, Dan. Meron isa dito na NA. Nagmamarunong! Kala mo kung sino. Di ba? Hindi naman sa pagmamataas. Pero, sana, huwag kang maging ano, parang feeling mo na mas marunong ka pa. Or smart ka pa. Or mas madami ka pang alam kesa sa RN. I mean, well, technically, at some, yung may mga iba siguro na larangan o ibang mga procedure na mas alam mo kesa sa RN. But still, di ba? NA ka pa rin. Hindi ko sa nila lang yung pagiging NA. Pero, ang sinasabi ko lang is that, wag naman masyadong yung parang napakataas ng tingin sa sarili, di ba? So, meron. In short, bastos at nagmamarunong. Diba? Yan yung mga ano, nakakalokang ugali din ng mga NA. Ano pa? Utusan mo mag-EKG? Wala. Eh, hindi gagawin. Napakatamad. Kung tatamad-tamad ka, mag-call off ka or huwag ka nang pumasok. Diba? O kaya kung nandadaya ka ng trabaho, huwag ka nang pumasok, day. Sa bahay ka na lang, day. Kasi ha, no comment na lang talaga ako din. Deliciosa, pero gustong kumain ng hindi pinaghirapan. Saan ka pa? Diba? Ano pa? Wala nyo. Basta yun, maraming ano. Basta in short, ang bottom line, halos lahat ng mga NAD ko tatamad-tamad. Pagdating naman sa mga RN na mga puti, nako, mga beshi, nakakaloka. Pagdating sa mga RN na pati. Yung feeling na ano, parang, uy, smart, ganyan-ganyan, napaka-competitive, nakakaloka. Kung smart ka talaga at matalino ka talaga, edi sana nagdoktor ka o kaya patunayan mo by taking board certification. Eh, wala naman. Yung iba hindi pa BSN, RN lang, di ba? May mga RN kasi dito na hindi BSN. O, diba? Napaka-ambisyosa. Daming mga tao dito ang ambisyosa. Yung mga puti, simula ng ito, konti pa lang international. Ano pa kaya kung dadami na? Pero dadami na yung mga new grad. Ayaw na magtabaho dahil. Ang gusto sa ano na lang, critical. Pero pag sila yung nasa critical, wala. Isang pasyente lang. Pero pag mga ano, international, dahil, toxic. Kabuisit. Kakabusog talaga to. Kesa sa bumili ka lang ng chicken tenders. Mga charge nurse din dito. Panay ang ano. Well, may mga ilan-ilan naman na ano, na fair. Pero karamihan,
karamihan walang anong walang anong tawag dito. Hindi fair. In short, mga tamad. Hindi ko rin masasisi. Baka ganun talaga yung ano, kultura dito. Tapos yung mga pinuno pa dito, mga pinaka-pinuno, mga nurse manager, ako dying. Feeling ano dying. Feeling napakataas, napaka-smart. Ambisyosa. Ganun din naman siguro sa Saudi. Jacket pa ako, hindi naman pala malamig dito. Kahapon yung malamig. Parang napuno yung chan ko. Minutes pa ako. Oh, sige na, babush na. Balikan ko kayo mamaya. Ay, naku guys, nakakaloka. As in, super duper nakakapagod itong ano na to. Itong day na to. Woo! Nakapag ano ba ako sa inyo? Na nasa ano ako, critical edit. 3 yung pasyente ko. Nakakaloka. Very smooth yung day ko nung mga bandang, by the way, nag-aantay na lang pala ako ng ano, 10:12:25 ngayon para mag-log out. Nakakaloka mga beshi. As in, nakakapagod. Sunod-sunod yung trauma. Sunod-sunod yung mga critical patient. As in, kaya ayoko dun dahil. Maski tatlo lang yung bed mo. As in, nakakaloka dahil, nakaka-pressure. At alam niyo naman ako, ayokong nai-stress at ayoko talaga sa mga critical dahil allergic ako dyan. Mas komportable ako sa non-critical. Maski apat pa yung pasyente dahil kukunan mo. Imaginein mo, kukunan mo lang ng dugo EKG. Tapos kapag may line ka na, established line mo, ibigay ang gamot, umupo, balik dito sa aking trono. O diba? Bonggacious. Tapos mag-antay. Pag for admission yung pasyente, mag-antay ka. Mag-antay ka na maano yung, ano to? Mag-antay ka na magkaroon ng clean and ready bed. Tapos wala na yun dahi. Uwian na. Charis. Wala na, akyat na ng pasyente. Balik ano na naman, balik ano. Tapos ibang pasyente na naman dahi. O diba? Di ka ba maano dun sa kabonggahan ng mga ganung anong sitwasyon? Pero doon, ay naku, nakakaloka dahi. Tapos hindi ka pa pwedeng mag-delay dahi. As in, nakakaloka. Shellac. Isang malaking shellac. Kumbaga. Ang araw na to. But musang. May nireplyan pa ako. Musang. Shala. Hindi ko na yun sasagutin. Yung mga call light na mga hinayupak na mga pasyente. Excuse me, apat na minuto na lang ako dito. Magpapa-stress pa pa ako. And then last day ko na bukas. Shala. Bukas na yung last day ko, mga beshi. And then, after that, 11, babalik ako ng... Kailan ako babalik?
11. Next pay period. Previous. Next pay period. Ayan. Ang balik ko ay 24 na. Ilang ano din yun? 13. Diba? Ano, 25 na yung balik ko. So, mga 14 days din ako mawawala. O, diba? Bonggenshish! Shalak! Mga shalak talaga, day. At least, naging ano tayo ngayon, napagod man tayo, productive naman. Diba? Hindi siya madsyamaran. Hindi nang daya, hindi nang lamang ng kapwa. O, diba? Bongga! Saan ka pa? Sa sahod, tatanggap ng pera ng may dangal. Charis Shalak! Kakaloka. Tingin ako ng mga schedule. 3 minutes na lang. Bakit pa kailangan mag-antay hanggang ano, nakakabwisit? Bakit kailangan mag-antay hanggang 25? Shalak! 2 minuto na lang. Ano po yung ano ko? Shala. 3-6. Ayan. Nag-cancel pala ako ng ano ko. Alam niyo, itong mga hotel din, kapag nagbo-book ka through points, especially through IHG. Kasi nag-book kasi ako ng ano, ng is one night sa Medina. Around 29,000. Na-book ko 'yun last month, 29,000 points. Pero biglang nag-drop to 25,000 points. So ang ginawa ko, kinancel ko yung ano first, nag-book muna ako ng 25,000 points tapos kinancel ko yung first booking ko na 29,000 points. Tapos nabalik siya sa akin yung 29,000 points. O di ba? Then nakatipid ako ng 4,000 points. Maganda talaga pag nagbo-book kayo ng hotel through points, especially through IHG. If you have IHG One Rewards Premier credit card, as in very flexible siya kasi refundable always yung points up to before 4 PM ng day mismo ng inyong check-in date. So di ba? So ang ginagawa ko, check lang ako ng check. Kapag bumaba pa to, edi ibubook ko 'yon tapos ika-cancel naman yung ano. 'Di ba? Million times ako nagka-cancel ng mga hotel bookings ko para lang makatipid ng points. So 'di ba? Bonggenshish. Ayan, 25 na, pwede na tayong mag-log out. Sige na, day. Yan mga beshi, let's go na. Uwi na. Shalak! Hindi pa ayaw pa akong pauwiin, day. Ayaw pang magbukas. Nakakabuisit naman 'to pag may ilaw, masyado akong pumuputi. Shalak. Let's go na, day. At wait. May nakita ko pa yung crush ko na pulis. Kakaloka. Gwapo talaga nun. Gwapo talaga ng mga ano, Americano dito. As in, charis. Di naman lahat. Shala! Kaya parati akong nagtatawag ng ano, Dr. White. Kasi pag Dr. White kasi mga inday, dapat escortan sila ng mga pulis papuntang room nila. Kasi nga, maraming pumupunta dito sa mga ER na ano, suicidal, mga bad yuday. Pupunta yan sa ED para magpa-admit kasi nga ano, magpapakamatay daw sila. Pakialam ko kung magpapakamatay ka, day. Kakaloka. Diba? Shalak! Nakakashalak, day. Alam mo, sa isa sa mga ano, since
ano dito kasi sa Amerika eh, parang stricto sila sa stopping, 'di ba? Na ikwento ko na sa inyo noon na kapag kulang yung pasyente, nagpapauwi sila. Kapag naman marami, naghahakot sila ng stop. Pero bihira lang mangyari yung naghahakot sila ng stop. Diba? Bihira lang yun. So, ang pinakamalaking ano talaga ay nagpapauwi sila ng stop kapag wala masyadong pasyente. Or parati nilang ina-understop yung area. So, ang nangyari mga beshi ay kanina, sobrang daming pasyente. Pero wala namang hinakot na stop or wala namang ano, hindi naman nag-offer ng kahit na anumang incentives para pumunta yung mga stop. Kasi dapat mag-offer ka ng ano, ng incentives para yung mga stop ay pumunta naman, 'di ba? Mainganyo na magtrabaho or mag-pick up, pero wale. Shialak, ang layo pa ng lalakarin ko dahil shialak! Wala nang tao halos sa parking lot. Mangilan-ngilan na lang yung ano dahil, mangilan-ngilan na lang yung mga sasakyan dito. Rampa lang, rampa pala. Pero pag ano, pag dumarating ako dito ng mga 12 o'clock, wala. Puno ito dahil. As in. Ayan, shialak! Hayaan mo, tomorrow, last day na at makakarampa na ako dahil shialak! Rampa. Excited ka, girl. Excited na ako dahil. O, diba? Nakakaloka dito. Kakaloka ang stopping kasi parati silang naninigurado. Kaya, ang kagandahan din sa Saudi mga beshi, always full stop. Kunyari, 26 yung stop. O kahit walang pasyente, hindi mo pa uwiin. Kung nagkaroon ng trauma, walang magiging problema. Yun, kung minsan ang nangyayari dito mga beshi, papauwiin yung mga stop na. Biglang mag-aano day. Biglang papauwiin yung mga stop. Tapos biglang mabibisi. O, di sinong nahirapan? Yung mga natira. Diba? Nakakaloka. O sige na mga inday, hanggang dito na lang ang aking daily vlog for today's video. See you tomorrow. Bye-bye! Shalak!